guys, good morning. Magandang buhay sa inyong lahat dyan. Sa sulok man kayo ng mundo ngayon, naroon ay mag-ingat na lang tayo palagi. Guys, sa araw na to ay mayroon akong magandang balita sa inyo. Mayroong good news at saka mayroong bad news. So, sa araw na to ay gusto kong sabihin sa inyo na pasensya na po kung hindi ko maipakita yung pagtanggal ng paa ng barge namin, kasi itong barge na to ay bininta na ng aming kumpanya sa ibang company at kami ay pinapauwi na. So ang good news ay makakauwi na tayo. Kung papala rin tayo, yun na yung natawag natin na go home for good na. Kasi wala na tayong babalikan dito, guys. So, yan na muna ang may balita ko sa inyo. At abang-abangan nyo na lang. Kita-kits na lang tayo doon sa aking Business Backyard channel. Kaunting kimbot na lang, guys. Kita-kits na tayo ulit. Maraming salamat sa inyo lahat. At mag-ingat na lang tayo palagi. Palagi natin tandaan, habang may hininga, may pag-asa. Maraming salamat, guys. Bye-bye. Okay, guys. Dito na kami sa loob ng service. Ayun na yung dalawa naming tatay doon.
Hello guys, good morning. Sa sulok na ngayon ng mundo ngayon ay magandang buhay sa inyong lahat dyan. At mag-ingat na tayo palagi. Sa araw na to guys ay ika-dalawang araw ng quarantine na quarantine day. So dito tayo ngayon sa ating quarantine facilities dito sa lapit dito tayo sa airport Pasay. Dito tayo ngayon sa Holiday Inn. So kapi-kapi muna tayo guys. Habang nagkakapi-kapi tayo ay magkwintuhan muna tayo. Kwento ko sa inyo yung experience ko kahapon guys bago ako umuwi dito sa Pilipinas dahil nagkaroon tayo ng magandang experience doon sa Dubai Airport dahil lang sa isang araw na overstay natin dahil na-expire yung permit to walk natin doon sa area na pinagtatrabahoan natin na muntik na akong maiwanan ng guys, aeroplano. So itong kwento na to ay maaring ikapulutan ng aral ng ating mga kababayan na magtatrabaho doon sa abroad, katulad ko na isang marino o OFW na mayroong mga visa at yung visa nyo ay mayroong expiration at naabutan kayo ng expiration at hindi nyo nabayaran yung penalty ay talagang mahold talaga kayo doon sa airport guys. So ako ay na-overstay ng isang araw dahil sa ang visa ko ay na-expire ng 11 July yan, kung makikita nyo guys. So 11 July yan, na-expired siya. Umalis kami ng 12, so mayroong one day na overstay. Pero dapat yung bayaran na yan guys ay obligasyon ng agent yan na babayaran nila at i-process yung mga papers natin para mag-clear na tayo. Pero nung umalis ako doon sa badge namin, tinanong ko yung agent, sabi niya ay wala daw problema kasi yung na-expire ay permit lang naman. At yung visa, yung talagang visa natin ay hindi pa naman daw na-expire kasi August pa ma-expire. So, tiwala naman ako guys. Pero pagdating ko doon sa immigration sa loob ng airport, wala, hindi talaga naka-tigtas guys kasi pag swipe pa lang ng passport, kitang-kita nakagad yung penalty natin doon. So, nagbayad ako ng 362 dirhams. So ito guys, yan o, yan ang binayaran ko. Makikita nyo yan, yan. Maliit na pira lang naman guys, pero pag wala ka talagang pira, napakahirap guys. So yan ang isa sa mga lesson natin na pag nag-travel tayo, dapat mayroon talaga tayong pira sa bulsa. Mayroon naman akong pira pero konti lang at hindi kulang doon sa ano sa pinagbabayaran ko. Mabuti na lang mayroon tayong kabayan doon guys na nagtatrabaho sa airport staff siya doon at mayroon din siyang magandang kalooban, mayroong busilak na puso at nanghiram ako ng pira guys. So mabuti naman at pinahiram niya ako. Hindi naman siya nag-alinlangan na baka hindi siya mabayaran o ano. So magandang ano, maganda yung ginawa niya guys. Kaya pagkasalamat ako kay Sir Aldrin Castillo sir. Maraming salamat sa iyo sir dahil kung hindi dahil sa iyo siguro hindi ako nakauwi ngayon. So yan guys, sana
mayroon kayong nakuha na aral na kapag expire yung visa nyo, huwag kayong pumayag na umalis hanggat hindi inayos ng agent. Kasi minsan yung mga agent natin ay umiiwas din sa gastos at sa responsibilidad nila, pero tayo yung nalagay sa alanganin. So, pangalawang reason niya kaya matutunan natin dito ay kailangan palaging may pira talaga, guys. Pero hindi naman lahat ng OFW may pira, kasi tulad namin, wala kaming PO board. So, pag alis pa lang ng Pinas, dapat may baon talaga, guys. At iipitin talaga yan for emergency. Huwag yung gastos, gala ng gala at gastos, no? So, yan ang importante, guys. Kasi yung mga emergency, minsan hindi natin alam mangyayari o hindi. So, kailangan mayroon tayong preparasyon. So, yan lang muna, guys. At kita-kits na lang tayo doon sa sunod na mga kabanata. Abangan nyo lang, guys. Hanggang dito na lang muna. At magandang buhay sa inyong lahat yan. Mag-ingat lang tayo palagi. Hello, guys. Good morning. Magandang buhay naman ulit sa inyong lahat dyan. Sa solok man ng mundo kayo ngayon naroroon, mag-ingat na lang tayo palagi. So, guys, ika-third day ng quarantine natin dito ngayon. Medyo maulan. Ayan, oh, kitang-kita nyo, guys. Maulan sa labas. Wala tayong magagawa dito. Di, ganito na lang. Manood ng mga magandang tanawin dyan sa paligid natin. Dumadaan ng mga sakyan, mga aeroplano, kita natin. So, medyo maulan ngayon at may kaunting kulog. So, yan lang muna ang update natin ngayon, guys. Medyo matagal-tagal pa tayo rito. Bye-bye muna sa inyo at mag-ingat palagi. Bye-bye. Hello, guys. Good morning. San sulok man kayo ng bansa ngayon o ng mundo, ay magandang buhay na lang sa inyo lahat dyan at mag-ingat na lang tayo palagi. Guys, araw na to ay ika-fourth day na ng quarantine natin, guys. So, ganun pa rin. Ito yung ginagawa dito. Kain, tulog, at mag-exercise. So, kain muna tayo, guys. So, ito yung pagkain natin dito. Yan yung makikita natin sa labas. Kita natin yung Cebu Pacific at Philippine Airlines, Air Asia, at yung mga dumadaan na sakyan sa baba. So, yan, guys. Tiga-tiga muna tayo rito hanggang matapos yung quarantine day natin. Kain muna tayo, guys. Hello, guys. Good morning. San sulok mo kayo ng mundo ngayon? Magandang buhay na lang sa inyong lahat dyan. At mag-ingat na lang tayo palagi. So, ngayon, guys, ika-fifth day ng ating quarantine dito. So, yan. Kain muna tayo, guys. Yan yung aming supply. Oh. So, yan. Makikita natin yung mga magandang tanawin sa labas. Mga
sasakyan na dumadaan. At yung mga eroplano. So yun guys, dito lang muna at kakain muna tayo. Lord, maraming salamat sa pagkain. Hello guys, good morning. San sulok mo ngayon ang mundo ngayon? Mag-ingat na lang tayo palagi. So ika-pitong araw na natin dito guys sa quarantine facility natin. Makikita natin yung mga sasakyan dyan, oh, dumadaan at saka mayroong eroplano na paalis. So 7 days pa lang tayo dito guys. Mayroon pa tayong 7 days na hinihintay. Kape-kape muna tayo guys. Hello guys, good morning. Saan sulok mo kayo ng mundo ngayon? Magandang buhay sa inyong lahat dyan. At mag-ingat na lang tayo palagi. So, sa araw na to guys ay medyo maulan. Maulan dahil mayroong bagyo na papasok dito sa atin. So yan, may bagong dating na ano, eroplano. Medyo madilim ang paligid. So mamaya baka lumakas pa itong ulan na ito. Ika 7th day na ngayon ng ating quarantine. So, habang naghintay-hintay tayo rito, wala tayong magawa. Silip-silip mo tayo sa gilid natin, sa kapaligiran natin. Yan, oh, makita natin yung mga sakyan na dumadaan. Mayro plano na nakatambay. Dito sa kwarto natin, yan. So 1 week na walang nagpalit ng ano natin, ng beddings. So ang gagawin natin dito, dahil 2 piraso naman to, hatiin na lang natin, oh. 7 days tayo rito, tapos 7 days rin tayo rito sa kabila para hindi magtampo itong isang kama na hindi siya nagamit. Oh, yan guys. Oh. Ayan, lumalakas na yung ulan. Alas din na makita yung doon sa kabilang airport. Hello guys, yan po. Medyo maulan na yung hapon na to. Yan, may bagong dumating na aeroplano. Yan, tumatakbo. Siya.
So, sa araw na to guys ay na swab test na kami. Hintay na lang kami ng 2 days at malaman na namin yung result. Hello guys, good morning. San sulok na kayo ng mundo ngayon? Magandang buhay sa inyong lahat dyan at mag-ingat tayo palagi. So kain tayo guys, ikawalong araw na natin ngayon dito sa ating quarantine facilities. So yan, medyo madilim ang paligid, parang uulan na naman, ayan o. Saka patuloy pa rin ang takbo ng mga cancel. Hello guys, good morning. Ika-8 araw ng quarantine natin ngayon guys. So ito medyo maulanon. Madilim yung paligid, oh, lakas ng ulan. So, ito yung almusal natin ngayon guys, kain tayo. Yan ah. So, kung mahaba-haba yung quarantine natin dito, lalo tayo manghina kasi walang prutas, wala tayong vitaminas katawan. Puro mataba ito, tingnan niyo, mataba, ulukulutang sa langis. Yan. So sa kapal, oh. Ang dilim-dilim, lakas ng ulan. So makaka-uwi na tayo guys. At ito yung panahon ngayon, kung makita nyo dyan sa labas ay maulan, medyo madilim yung paligid. Yan o. So yan guys, abang-abang na lang at kita-kits na tayo sa aking maliit na backyard. Magpa-farming na lang tayo guys dahil wala na tayong babalikan pang trabaho. Na-lockdown na rin pati ang trabaho natin kasi bininta na. Wala na tayong babalikan barko. Hello guys, good morning. Sansulok mong kayo ng mundo ngayon. Magandang buhay sa inyong lahat dyan at mag-ingat na lang tayo palagi. So sa araw na to guys ay ikat 11th day ng ating quarantine dito sa ating quarantine facilities. So medyo sumisikat na yung araw ngayon guys. Kita na natin na may araw na. Pero makulimlim pa rin. Parang uulan pa rin siya, oh. Yan, madilim pa rin, oh. So, ilang araw na lang, guys. Malapit na tayo makalaya rito. Tis-tis lang ng konti at magkita-kits na tayo sa aking maliit na backyard. So, kain muna tayo, guys. Tumating na yung aming pagkain. Ayan. Wow. Mamoy. Saka sitaw. So, kain muna tayo guys. Dito na lang muna. At mag-ingat palagi. Bye-bye. Hello guys, good morning. Sansulok man kayo ng mundo ngayon.
Magandang buhay sa inyong lahat dyan at mag-ingat na lang tayo palagi. Sa araw na to guys, ika 12th day natin dito sa ating quarantine facilities. So medyo madilim ang paligid at umuulan. So yan, kung makikita nyo guys, ayan o, madilim. Parang ulan na naman ang malakas. Araw na lang guys, makakalaya na tayo rito. Konting tiis na lang. So, kain muna tayo guys. Ayan o, yan yung kain namin ngayon. Hello guys, good morning. Breaking news po muna tayo. Ito kung makikita niyo lakas ng ulan sa labas at saka malakas ang hangin. Ito yung hagupit ni Fabian. Ayan o. So ayan po. Malakas yung hangin sa labas. So, kita niya yung puno ng dahon ng ano, laman. Tumadagong-dong yung hangin. Yan. Hello guys. Good morning. San sulok mo kayo ng mundo ngayon? Magandang buhay sa inyong lahat dyan. At mag-ingat na lang tayo palagi. So, sa araw na to guys ay ika-13th day na ating quarantine dito sa ating quarantine facilities. So ayan, medyo maulan pa rin guys, hindi na ganong malakas pero umuulan pa. Ayan, makikita nyo. So, isang araw na lang, makakalaya na tayo rito. Konting tiis na lang. Kain muna tayo guys. Ayan yung aming supply ngayon na pagkain. Ayan o. Ayan. Hello guys, good morning. Saan sulok man kayo ng mundo ngayon, magandang buhay sa inyong lahat dyan at mag-ingat na lang tayo palagi. So sa araw na to guys ay ika-14th day na natin dito sa ating quarantine facilities. At sa awa ng Diyos ay medyo okay naman tayo rito. At yan, kung makikita nyo, sumisikat na si Haring Araw. Ay, mayroon ng sikat ng araw na makikita. At yan na yung ating sasakyang eroplano. Maghihintay na yan para bukas. So sana makauwi na tayo.
Kain muna tayo, guys. Ayan. Hello, guys. Good morning. San sulok mo kayo ng mundo ngayon? Mag-ingat na lang tayo palagi. So, sa araw na to, guys, ay ka 15 day na namin dito. So, ngayong araw na kami bababa. Malaya na kami rito sa aming quarantine facilities. So, yan, makikita niyo medyo maganda ang panahon. Wala na ulan. Tatawi na tayo sa ating bahay, guys. Nakita na lang tayo. Sunod na vlog. Abang-abangan nyo. Magsimula na tayo mag vlog doon sa ating maliit na backyard. So, hanggang dito na lang muna, guys. Bababa na kami. God bless our way. Thank you.